sakit, natural na sakit. Pero konsolasyon. Saan sa konsolasyon? Danlag. Sa? Danlag konsolasyon. Danlag? Yes. Eh, pagkilala mo yung sarili mo. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Lynn Tabla. Yung nanay at tatay mo, i-greet mo. Hi, parents. Mabilin sa umudya, Cebu. And I hope na okay ra mo, Ara. Okay. Pangalan ni tatay mo, nanay? Alan Tabla and Rowena Tabla. So, ngayon nag-live pala din ang ano natin. Double live po tayo ngayon sa punto per punto. Sa punto per punto. No? Double live tayo with sa mga kasamahan natin. This reason. So ngayon mga kapatid, ilang taon ka na, Nay? Turning 16. Pa turning 16. November. Pero hindi pa na-live sa Facebook din, no? Na-live na ba? Facebook? Okay na? Parang nag-loading itong... okay na? So maraming salamat na may... At tinignan ko dito yung na-live na ba din tayo sa YouTube channel natin, no? Nag-loading itong... Okay na pala. So, salamat tayo kay Sir Elton dahil sa kanya ay wide na wide itong ating, ano? Dahil, pakikuha yung, ano? Yung isang cellphone? Yun. Oo. Wide na wide yung angle natin ngayon sa ating live with Lynn Tabla, no? So, while naghihintay tayo sa mga avid listeners and viewers natin sa buong mundo. So, madami nang nanood natin, Day. Lynn, 110 na. Si Idilin Takang Bautista, mag-greet muna tayo. Si Good Evening Father Darwin, watching from Basak, Larina, Siquijor. Okay, magandang... Nakapunta ka na ba sa Siquijor? Hindi pa. Pero nakaabot na ka na ngayon. No? Kahit hindi ka pa nakapunta. No? Si Gladys Antillian Pinili. Good evening, everyone. Maayong gabi, Father Darwin. Watching from Balamban, Cebu, si Chu Dicot. At si Rohilia Cajes, BE Father. Si Arlene Latixe. Good evening, Father. Watching from Plaridel, Misamis Oriental. So, sa gabi nga ito, mga kapatid, request ni Sir Elton na ma-interview ka dito sa ating programa, Daylin, dahil nagustuhan niya yung ano mo, the way you share your experiences, religious experiences in relation to the ministry of exorcism and deliverance. At ngayon mga kapatid, pakinggan natin yung magandang storya, no? Grabe yung harassment ng ating tunay na kaaway. Meron tayong isang kaaway. Hindi naman tao yung kaaway natin, mga demonyo. So, bago tayo magpatuloy, si Marie Chris Lumampas. Olvido, good evening, Father, sa Uling Naga. So, bago lang tayo nakapunta sa Uling Naga, mga kapatid. At salamat sa Diyos. At salamat din kay Reverend Father Monel Lapa, ang parish priest doon sa San Roque Parish, Uling Naga.
At si Gladys Pinili, nagpadala sa atin ng star. Salamat po. So ngayon, pakinggan natin yung magandang storya sa buhay ni Inday Lynn Kayla, no? Lynn Kayla? Lynn Kayla Tabla. Sige, Day. Isalaysay mo yung dahil dinaharas siya. Akala nila ordinaryo lang na sakit, natural na sakit. Pero, saan yung nagsimula, Day? Yung harassment? Last year, yes, August. Ang first is na may lumabas sa aking mukha na parang pasa ng bugbog. Tapos akala namin yung parang sa hangup or like unsa na sa term in Tagalog. Hangup. Bakit hinahangup ka? Kasi namatay yung lola ko last month ato. Para ikalag ka ng hangup. Ikalag. Tapos, dinala ako sa Bukid, sa Danao, Cebu. Dinala ako sa albularyo. Dahil doon sa mga... Marami ba yung mga pasa mo? Maraming. Dito sa mukha ko parang bugbog. Tapos sa katawan ko may mga dots na black. That's black. And then, after namin sa albularyo, parang nawala na. Gumaling ka? Gumaling ako. Nawala yung mga pasa. So, anong ginawa ng albularyo sa'yo? May rituals lang? May ritual. Tapos, binasbasan ako ng, ewan ko, parang dahon yun eh. Dahon. Tapos bini-bless niya yung dahon? Mm-mm. And then, anong ginagawa sa dahon? Binasbasa ko yung katawan. Tapos, afternoon, na akala namin wala na. Tapos, this 2024, January, bumalik yung mga dots sa aking katawan. Marami. Tapos, pero, before nalabas yun, namatay yung lula mo. Na very close sa'yo. Very close sa akin. Yeah, lula's girl ito eh. Tapos, so, nasaktan ka sa pagkamatay niya. So, kaya nga tinawag nila hangup. Ikalag, no? Si patuloy dahil. Tapos, father, yung mga dad sa aking katawan, akala namin yung sakit na sa dugo, akala namin leukemia ba. Tapos, may lana si mama sa Panambalan. Galing sa albularyo. Galing sa albularyo kasi meron din sakit si mama eh. Tapos, doon din sila sa Panambalan. May lana siya. Tapos, yun yung gamit namin pang erase doon sa black. Na-erase naman siya noon. Niya, kanang moto, nagduda na may among among gipanid-an kung babalik pa ba yung dots. Tapos, bumalik siya kinabukasan. Bumalik naman? Tapos, madami din? Madami din sa mukha ko. Mga pasa? We decide na dalhin na agad sa Panambalan. And then, naay husband sa kuwang kasin. Sabi niya, wag. Kasi, nanonood din siya sa'yo, father eh. Wag na kayong pupunta sa mga albularyo. Hindi kami pumunta. So, may, wife sa ko ang, sa kong uncle, binigyan niya kami ng holy water, holy oil, and then holy salt. Tapos, nag-spring.